gaway na aresto sa salang first warrant, violation of Section 5B of Republic Act 7610. Tatlong warrant of arrest ay sinilbi sa suspect na nagpakilalang fencing coach dahil sa mga reklamong pangmamolestya sa 12 batang babae. Hinalay pa umano niya ang isa sa kanyang mga biktima. Sa imbestigasyon ng Quezon City Police District, taong 2014 na magsimulang magturo ng libre ang suspect sa mga estudyanteng residente ng kanilang barangay na nangangarap na maging scholar sa pamamagitan ng fencing. Na-encourage yung mga batang mag-enroll o kaya mag-join dito sa kanyang klase kasi meron siyang mga sinasabi na pag pwede silang mag-join sa mga local and international competition. Taong 2021 nung maghain ng formal na reklamo ang mga magulang ng mga estudyante. Pero kwento ng ilang biktima, taong 2017 pa nagsimula ang pamumulestya ng suspect sa kanila. Tinatakot umano sila na hindi itutuloy ang kanilang scholarship para hindi magsumbong. Isang minor na nagreklamo na ganun din ang ginagawa sa kanya na hinihipuan siya at kung ano-ano mga pinapagawa sa kanya, sunod-sunod na pong naglabasan yung iba pang mga biktima. Out of 12, yun po kasi yung 11, yun yung mga karamihan ay sexual assault and lascivious act. But yung isa, yun yung isa talaga ang mayroong rape. Noong September 2022, naglabas ng warrant of arrest sa isang korte sa Quezon City laban sa suspect. Pero nagtago na siya hanggang sa maresto sa Del Monte, Quezon City nitong Martes. Tumangging magkomento ang suspect sa mga paratang. Pero nagtataka umano siya kung bakit libre na nga ang pagtuturo niya ay pinagbibintangan pa siya. Sa dami po nang naturuan kong school, kung kailan pa ako nagbigay ng pre-training, dun pa po ako naakusahan. Bakit tingin mo akusahan kanina? Bakit? Total pre-training naman pala inaano. Ano yan ma'am, may punot dulo po yan. Ayon sa pulisya, walang maipakitang lisensya o anumang patunay ang suspect na lehitimo siyang coach. Sa natanggap na impormasyon ng QCPD, may iba pang mga estudyante ang nabiktima na nagpakilalang fencing coach. Kaya't iniimbitahan sila pumunta dito sa Masambong Police Station Women's Desk. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.